Good day everyone. So nandito naman tayo sa ating service bay. And meron na naman tayong bagong pasyente. Ito ay Tenlor T10 by Personus Fender. So ito siya. Personus Tenlor T10. Okay, so may power. Meron na siyang nilagyan na natin siya ng power cord. Power, then i-on na lang natin. Okay. Power on. So, wala siyang power. Okay, so let's diagnose and check natin kung ano naging problema. Okay, so i-check muna natin yung fuse. Siya. Continuity test. Buzzer mode. Okay. Check natin fuse. So, open na siya. Open na yung ating piece. So, eto siya. Nag-open na siya. Okay? So, check natin kung bakit na-busted yung fuse. Okay? Okay, so bubuksan natin siya then para malaman natin kung ano nangyari sa loob, bakit pumutok yung fuse. Okay? Okay, so na-disassemble na natin siya. So ito yung kanyang pinaka preamp board and main amp board and power supply. Okay, so mag-check tayo ngayon kung anong parts ang mga nasira. Okay, so first check muna natin yung mga power transistor, mga diode. Okay. Okay, so upon checking, napansin ko yung bridge diode niya nag-crack. Ayan. So ang value nito ay RS808. So ang range nito ay 50 to 1000 volts, 8 amperes. So i-check natin yung transformer kung bakit niya na damage yung diode. Check natin kung nag over voltage pa siya. Okay, so check natin. Okay, so ito naman ngayon yung output voltage niya AC ng transformer. So red black red is 34 volt 0 34. So yung blue black blue ay 17 volt 0 17 volt. So check natin ngayon yung mga output nila. Okay, okay, so nalagyan na natin ng bagong fuse. So okay na siya, meron na siyang power. So check natin ngayon yung output ng ating transformer. So, nakasit tayo sa AC auto. Okay. So, ang nakalagay dito sa transformer ay red, black, red ay 34 volts. Check natin. Again. 37.4. So, yung diode natin ay ang capacity niya ay 50 to 1000 volts. So, pasok pa rin siya. Next naman ay blue, black, blue. Ang output niya ay 17. So, check natin. 18.4. Okay, pasok pa rin. Next. 18.49. So, pasok pa rin siya dun sa hinihingi ng diode na voltage. Okay. So, bakit ba nasisira ang ating diode? So, nasisira siya sa excessive power and a large reverse voltage. Kaya sa nasisira.
So, a large reverse voltage ay nagkukos ito ng pagka-short ng ating diode. So, ang nangyari, pag sobrang laki ng reverse voltage, umiinit yung diode and then unti-unti mag-short siya. Kaya siguro nag-crack yung ating diode dahil doon uminit na siya. Pwede rin sa electrical surge, pwede rin siya doon. Pwede ma-damage yung ating diode. Okay? So, hanap pa tayong iba. Check natin yung mainboard kung ano pang mga nasirang parts. Okay? Okay, so na disassemble na natin. Tanggalin na natin yung diode and check natin yung iba kung ano pa yung mga nadamay na mga iba pang mga sira. Okay? Okay, so chinek na natin yung mga parts niya, yung mga power transistor niya, and then yung mga diode chinek na rin natin. So wala naman na tayong ibang nakita bukod sa dalawang bridge diode and isang power transistor. Okay, so ito ay shorted din. Okay, check natin. Natin yung diode. Okay, so shorted na yung kanyang diode. Next, yung kanyang power transistor, ito ay D1047. So NPN transistor. Let's check. Base collector, base emitter, reverse polarity, base collector, base emitter, so shorted na siya. So base and collector, shorted na. Base and emitter, shorted na rin. Yung emitter collector, check natin. Reverse polarity, shorted. So, ito yung mga papalitan natin. Isang power transistor at isang bridge diode. Okay, so papalitan natin to and then mag-test tayo. Okay, so nakakuha na tayo ng bagong power transistor. So kakabit na lang natin ito and then sa bridge diode naman wala tayong nakuhang bago kasi out of stock yung part. So buti na lang meron tayong donor board, so same value. So, ito pa rin yung lalagay natin. And then, pagka naging okay na siya, hintayin na lang natin dumating yung in-order natin na bagong diode online. Okay? So, kabit na natin. Okay, so naikabit na natin. Double check for any short. Okay.
always double check para iwas damage sa ibang pyesa. Okay, so kakabit na natin siya and then test natin. Okay? Okay, so na-assemble na natin siya. So, lagyan na rin natin siya ng power and then ng audio signal. So, ipapower on na lang natin siya. Okay, so, power on. Okay, may power na siya. Audio. Okay, so okay na yung unit. Inform natin si client na okay na yung kanyang unit and pwede na natin i-send to sa kanya. And sa ulitin, maraming salamat sa mga sumuporta at nanood. Okay, thank you.